Echo ang 1-1 o match point na ba for Blacklist International? Magkabilang mundo ang ating mga junglers. It's orange and purple buff starts at mukhang hindi sila magkikita until the 2-3 minute mark. Oh, yeah. Ano pa talaga? Matutuloy objective pa. May kita natin this time around magkakaroon ng change actually. So, dalawa na lang for the side of Blacklist International. Same na for Echo and Blacklist pagdating doon sa Wilderness. Kanina kasi tatlo para dito sa Blacklist International. So, this time around, same na rin ang pinaka-set ng ating junglers. Difference kasi kanina, isa makunat is, yung isa naman is more on damage. Oo, ngayon at least parehas ng sustain junglers ang ating nakikita. And very interesting emblem choice mula kay Rene J. Actually, for the entirety of Blacklist International, apat na quantum charge at isang impure rage para kay Yuen. No? Minsan, madalas na tayo nakakita ng mga ganito. Mm-hmm. Quantum charge is the best na nata eh. Yeah, and actually, yun yung maganda eh. Kasi may additional movement speed ka, di ba? Kung gusto mo talaga ng actionan talaga. No? So, pero isa rin sa mga kapansin-pansin, napapurify itong si Rene J at si Oheb. Talagang iniiwasan nila yung threat mula dun sa sipa ni JP. Eh, alam naman natin kung gaano din ka-comfortable si JP kapag gahawak niya yung show. Remember, yan ang finals MVP ng MDL Season 1. Pero dito sa turtle control rate, malaki ang kalamangan talaga ni Carl. Oo, parang kakaiba din kasi ang turtle control talaga ng Echo. Pero mukhang papasukin din si JP half HP. Oy, control. Pero na-control niya na mapaflicker. Pero good idea yun para sa Blacklist International. Walang surprise factor para sa isang show. Though wala pa naman siyang sipa, pero tutuloy na sila dun sa turtle. Oh, dahil doon sa pag-zone nila kay JP, walang taga-set up play para sa na Echo. Naku, ipit ata si Cartesi dito, pero kinakaya niya makipagsabayan. Mauuna pa nga ata si Sensui, pero si Carl, di siya makakuha ng turtle ng ating game. Isasama niya pa si Sensui sa hukay. Double trouble para dito sa Echo. Sulit na sulit para sa Echo. Medyo napaaga yung appraiser strat. No choice na din kasi malapit na siya mamatay nun eh. Oh, nakita natin na halos wala na talaga yung kanyang HP. And for Echo right now, again, yung kanilang strength dito is mabilis din naman makakahabol si Cartesi doon sa mga areas of possible team fights and mga objectives na rin. So right now, for Blacklist International, nag-aantay din sila kung ano nga ba ang possible na play from Rene J. And by the way, gusto ko lang balikan natin yung dalawang naka-purify para sa Blacklist. Sabihin natin na isa na lang sa parang pinaka-viable target para dito for JP is si Yue, yung Valentina. Kaso kung babalikan natin si Valentina, may pang taunt din kasi siya na skill. So if ever man nalapitan siya, pwede niya guluhin or lituhin yung Cho. Yung pang terrify din eh. Terrify. Na, yung mapaparang kakaliwa ka, kakanang ka, hindi mo maintindihan kung saan ka pupunta. Pero ayun, JP, kailangan mag-back. Apat na tao pinadala ng Blacklist International. Oheb ngayon ay pantay sarado ng mga agents at mukhang magro-rotate na sila papuntang mid lane. Tahimik ang ating laro. Tatlong minuto na, 1,000 ang kalamangan ng Echo. Mag-aantay pa tayo para sa sunod na malaking objective. Mm-hmm. Tsaka yung corrosion site, available na rin para dito kay BeneQT. So, additional na kits para sa kanya, yung movement speed, uh-huh, yung slow din ang nabibigay nun. Pero may nakakakitaan eh, dito sa may itaas. Carl Easy ay sumilip lamang. Pero parang nakakatulog ang Echo, di ba? Oo, nakakaabuyan. Yung mga gantong movement ng dalawang teams natin, parang isipin mo, napakahirap maglaro sa MPL Philippines. Ang tahanan ng pinakamalakas na mga Mobile Legends bang-bang players sa mundo. True naman. Ay, yung mga lumabas nga ng tahanan, napakalakas na rin sa ibang parte ng mundo. Eh. Oy. Rene J ngayon papasok, pero nag-U-turn pabalik ng Blacklist Bootcamp. Yeah, may kita mo rin talaga no, na hindi siya papayag na maisahan eh. Pero speaking of maisahan, parang maisahan dito si Sanford. Nagamit yung ultimate ni Edward. Kaya lang habang nangyayari pala yun, dito sa may turtle lane may nagaganap din Blacklist and Echo. Pero si Carl Easy muli makakuha ng turtle na ating game. Pero tumama yung precious rat. Buhay pa rin si JP with that flicker. Si Sanford lang ang naging casualty pero sa bottom lane yun. Oy, overall, win, actually 50-50 win. Edward getting a kill against Echo and Echo securing the turtle. Naghatian lang sila ng mga objectives. At si Legend Zero, may bagong achievement na naman. Oh, na-surpass niya na si Eto Max doon sa set na yon. So, bottom lane kanina yung nakita nating kill between Edward and Sanford was because again of the quantum charge no nag-primal wrath. Dito si Edward, nakita natin yung balik buhay na pwedeng ibigay because of the basic attack. So, nagulat lang ako kasi natuwa ako sa build ni 1-1 dito. Oh. The four daggers build. Ito yung tipo na... Physical attack. Nirarush, hindi dagger. Yung ano pala, yung knife ba yun, yung pambabilis.
yung apat na attack speed. Ah, okay. Akala ko yung padiretso ka na nga, dalawang Legion Sword. Pinapaaga niya kasi yung ano niya, power spike. Attack speed, in no? In this 1-1. So, Echo right now, they know that they have to fight ng maaga. Oh, kailangan nila dito talaga nga pabilisin din. Kasi hindi na kailangan atayin na magkaroon muna ng mga item dito si Benny Cutie. So, siya na lang yung gagawin. Gagawa ng way na makalipat agad-agad para makapag-deal ng damage against Blacklist. Tsaka grabe yung ginagawa dito ng Echo at Blacklist International. Talagang binabantayan yung mga M-Series MVPs natin. Benny Cutie and Oheb. Kung matatandaan, M3 MVP itong si Oheb at M4 naman itong si Benny Cutie. So ngayon, may mga pagsilip din na ginagawa. Parang alam ni Rene Jay na may paparating na panganib dito sa itaas. So yung eager na gagamitin. At si Benny Cutie yung napupuruhan. Ngayon, mapapatalon. Kaya lang kasi makakalibre ata na crossbow down. Pero sumama pa kay Oheb. Kaya lang hindi na max yung range na yon at makakaligtas si Oheb sa pagkakataon. Siya pa yung napahamak sa pag-ikot-ikot doon. Yeah. The circling eagle. At mukhang tuloy ang laban dito sa may bandang mid lane. Si Sensui ay makakapag-dash naman palayo pero Turtle ay sisimulan na ni Carl Kizzy. Short rates din sa may bandang ibaba pero mukhang Tore ang uunay ni Edward. Grabe! Walang minions, pinagpabanat pa naman. Parang ito na naman yung sinabi natin. May moments kasi na ito din ginamit ni Edward before. Tapos parang malamarksman yung agalaw. Kasi nakapag-push din ang Tori dun sa may bottom. Oh wait, uy, pwede rin pa yan. Nagamit ngayon si Sanford. Kaya lang nandito na si Cod, Young Goat. Retry gagamitin din kasabay ng 30 Spusans. Hindi tumama yung Star Shutter habang dun sa may bandang itaas. Mapapatalon with the guiding wind. Pero si Benny Cutie nakasak pala siya ng crossbow tang at mabibitawan niya sa tamang pagkakataon. Dalawang bagsak para sa Blacklist. Grabe yung palitan ng dalawang teams natin kasi both top lane and even bottom lane ay activated. So ngayon, ito yung sinasabi ni Umi kanina. So meron na nga Demon Hunter Sword, by the way. So yung sustain ay medyo makakounter na dito na isang 1-1. Naku, si Oheb. Si Oheb, no, delikado pa rin. At talagang nakikita na natin ang kalamangan sa gold lane ng Echo dahil na rin sa mga failed engages na nakikita natin mula kay Rene J with the counterplay coming in from the crossbow of tank. Ito na siguro, no, bumabalik yung problema na dati pa natin tinatry isolve. Ang hirap talaga patayin ng 1-1 kapag nakaangat na. Oo, hindi ka kasi matatarget. Kahit lumilipad na yung hero mo, parang kaya din nga talaga naging crossbow ng kanyang ultimate. So ngayon, Echo, makikita natin na sila yung nadidictate ng tempo for this game. And speaking of, Benny Cutie is now at 5.8k as compared to Oheb, 4.9k. So kailangan dito mag-double laning na ni Oheb at bigyan ng space ng Blacklist International. Okay. Malaking bagay din ang 1,000 kapag gold lane ang usapan. At ngayon, 2.6k na nga ang gold lead ng Echo pero kaya pa rin naman sigurong lumaban ng Blacklist in terms of a team fight. Sensui ngayon, knock up, plus the taunt on Carl Kizzy pero napakakulat niya. JP ikutan ni Rene J pero mukhang hindi nila itutuloy ang labang iyon. Tinakot lang nila palayo sa purple. Yan nga eh, habulan pero hindi eh. Re-respeto ang Blacklist International dito. Alam nila na lugi sila in terms of kits dahil 3k na nga ang gold lead dito ng Echo. But then again, Blacklist International, mataas pa rin yung kakayahan nila dito kasi wala pang death itong si Oheb. Pero nag-switch na pala sila kasi si Benny Cutie ay nasa ibaba at mabibigay yung Tore para sa panig ng Echo. Uti-uting sumisikip ang kanilang kamapahan. Speaking of sumisikip din, para dito sa side ng Echo, nasa top lane pa si Sanford as compared to Blacklist International. Kompleto na, so pwedeng pumilit ng play. Sumipa dito, nilayo lamang doon sa Lord Pit. Pero ilalayo rin ni Rene J with the guiding win. Cartesi, mababasa ka lahat yung kanyang health. Mababap na rin yung 30's presence. Habang si Sanford, nagahanap din magiging target. Nice zone para dito kay Sanford. San duo sa likod naman si Sanji. Pero may ipit ata Petri na gamit habang isa kang Eagle at si Sensui ang magwawagi doon sa Petri Battle ng Crossbow Jack. Ay may kakasa dito ni Benny Cutie, Yue at ang buong kumpunan ng Blacklist. Parang ahabulin natin nila si Benny Cutie, parang delikado, lalayo. Kaya lang hindi susuko dito ang Blacklist International. No! Hala, saan ka na pupunta? Oh Benny? No! Oh my goodness, sakto pa shutdown. So ibig sabihin, mas magiging mataas pa yung gold dito ni Oheb. At may kita natin because of that team fight, makakakuha na rin dito ng Lightning Truncheon si CUS. So unti-unti na rin lumiliit ang kalamangan ni Benny Cutie dito in terms of gold. But for Echo, medyo na paaga din. If
if I'm not mistaken, dito yung pagkakasipa ni JP kanina para ma-zone si Sensui during that Lord. At ngayon, makikita natin na bumaba na ang gold lead ng Echo mula 2.6 to just 600. At hindi pa nga tapos ang Lord push ng Blacklist International dahil buhay pa rin ang Lord sa may bandang ibaba. Top lane naman ata ang gusto ng Blacklist. Tatlong tao ang kanilang pinadala, and that's another turret going down for the hands of Blacklist International. Tuloy-tuloy ang Blacklist International dito. Nakuha, parang ramdam na nila in the zone na ang mga agents dito. Pero sa likod, nalilikuran nata nila. Cardi sinabangga habang Circle Eagle. Pero sakto yung guiding wind. Nakataka si OF doon sa sticky situation. Habang kupulan sila doon sa may eskinita, sino ang unang mapapagsak? Pero walang magiging casualty. Maingat parehas ang ating mga Emerald Champs. Sobrang dami na gamit ng mga skills, pero ito nga, walang naging casualty. At ito na, kanina parang around 500 ang kalamangan ni Benicute yung pagdating sa gold. At ngayon ay 7.8k na. And may kita natin dito may Flask of Oasis already for Renegade. So it means na kung sinong mag-guiding winner, majority of the players dito ay nandun na yung sustain yun. Nakikita natin kanina nga damage over time for Blacklist International. Now, if you are Echo, as much as possible, kailangan ma-proc at kailangan mapalipad nila dito si Benny, because si Benny farm din naman na 3-1-0 for this game. O, kumbaga, alam naman natin na kaya nang bumawas ng 1-1 na to. Ang question na lang ay kaya ba niyang makalipad? Dahil the moment na makalipad siya at makakuha ng sabihin na natin isang reset, kahit isang reset lang, ay malaking bagay na yon para sa mga Orcas. Pero sa ngayon, Blacklist International na ang may hawak ng kalamangan, around 600 to 700 gold. At majority ng kanilang gold ay nakay Oheb na perfect game pa rin sa ngayon. Yeah, and JP, hindi pa tayo nakakita ng sobrang gandang mga sipa para sa kanya. No, parang alam ng Blacklist International na any moment ay pwede silang sagipin dito ni Renny J. And actually, kahit sabihin natin na hindi pa sila nakakakuha ng magandang pwestuan, yung mga save dito ni Renny J ay sobrang ganda, pero hindi makakasipa dito si JP habang tuloy-tuloy Petri na gamit. Cosmo Tang, makakalipan si Benny Guti din at sinolo ni Sensui yung damage. Renny J papasok din sa loob habang si Sanford nagamit na yung kanyang Black Dragon form. Isa lang ang mamamatay kundi si Edward yun. Lord ay available na rin. Grabe yung disiplina ng dalawang teams. Kasi for Echo, okay na, nakakuha na sila dito ng kill against Edward. For Blacklist International, hindi na rin nila pinilit. Although nagamit dito yung Purify for Renny J, so medyo may hirapan siya later on na mag-front against Echo. Pero si JP, meron pa ang Way of the Dragon. So pwede muna dito ang Echo na mag-set up ng play. At grabe din yung burst damage na nanggaling sa Echo. Hindi na nga nakakickback, pero grabe naman yung Petrify combo na nanggaling dito kay Sanford. At ngayon, hihilain na ng Blacklist ng Lord sa kanilang side. 3/4 HP for the Lord. Sinsui ang tatangke at nandyan si Renny J for the support. Carl TZ, JP, Benny Cutie. Kita sila. Iiwan at nakita na nga ang isa. Carl TZ, nanakap pa! Circling Eagle ngayon, sosolohin. Nandun niya placer shot. Naku po, hindi mo kapagsak ang mga organs. Benny Cutie, ikailangan ng tumakbo. Dalawa ang mamamatay, si Carl TZ at si JP. Ang naging kabayaran sa naging teamfight na yun. Ito na ang perfect timing para sa Blacklist International. Nakuhanin yung Lord. At ito yung sinasabi nating movement or mobility na lamang ng Blacklist, kasi pwede lang pilitin for another teamfight. At after nyan, magkakaroon pa ng Guardian Helmet si Sensui. So, pwede natin sabihin na talaga magpo-front na rin si Sensui ngayon. At ang ganda ng item, by the way, dito ni Yue, which is yung Winter Truncheon. Kasi since siya nga dito yung viable target para dun sa sipa ni JP, siya din ang pwedeng unang maproka ng crossbow tank. So if ever na masipa siya at ma-activate ang ultimate ng isang Benny Cutie, Winter Truncheon. Oh, ang ganda nga ng itemization dito ng Blacklist International. At ang ganda din ng shot call nila against Carl DZ. Ito usually hindi nyo gustong unahin yung tank. And that's exactly why naging uso mga tank junglers. Pero meron kasi sapat na armor penetration, sapat na burst damage, at alam ng Blacklist yun. Ngayon, sasamahan nila ang Lord sa may bandang itaas. This is Illuminous Lord. Kaya naman babangga ito. Sanford with the zone out. Black Dragon form already expended. At hindi nila itutuloy ang labang yun. Yun, magiging matagumpay ang kanilang pagdepensa at mabilis din ang tutunawin nito. Blacklist International, alam din na sila pa rin na may upper hand. Pero tumatama na yung Star Shatter at kumakati na rin. Ngayon, yung mga minions ay nasa may bandang gitna. Sanford, naghahanap din ng timing dito with his Petrify. Pero kasi alam ng Blacklist International kung saan yung safe zone eh. Carl TZ, nagamit na rin ang buong kumpuna ng Echo dito. Yung kanilang conceal.
Pero again, bagsak yung top and bottom para sa kupunan ng Echo. Sobrang agandang minion wave management kasi na-depensahan na. Akala ng Echo na-depensahan nila yung top lane kasi nandun dumaan yung Lord kanina. Yung pala dahil makapal na yung minion wave, hindi na nila na-depensahan yung bottom lane, hindi pa nila na-depensahan yung top lane. So ngayon, Blacklist International, 3K gold lead sila dito for this game. And for Echo, a bit struggling kung paano nga ba talaga sila mag-set up ng play, kung paano sila mag-declare na minion wave. Again, because of the purifies ng mga kailangan na target against Blacklist. At buti nga nabanggit mo, no, yung wave management na pinakita ng Blacklist International dahil nakuha nila ang dalawang inhibitor turret na yun ng hindi kinailangang lumaban at na-burn pa nga mga crucial ultimates mula sa Echo katulad na lamang ng Black Dragon form. At ngayon, isang minuto ang ating ihintayin bago lumabas ang third lord of the game. In terms of the objective score, lahat ng turtles ay napunta sa kamay ng Echo, but in terms of lords naman, si Shinsui ang nakakuha ng last two lords of the game. Ang tanong, yung sunod pang lord, si Shinsui pa rin ang makakuha, makakakontest nga ba ang Echo for the next lord take? Yeah, actually nakadepende yan kung paano magpo-flow dito ang Echo. Alam nila na medyo lugi na sila pagdating sa top and bottom and kailangan nilang alalahanin to kasi may split push din na threat para sa Blacklist International, knowing na lamang sila in terms of map control, lamang sila pagdating doon sa zoning dahil nga sa ginagawa ni Edward and even Rene J na nagiging susi para makaligtas yung mga vital heroes ng Blacklist. Sobrang on point dito yung depende kasi kung papansin niyo, di ba most of the time yung XP laner mo, siya yung mag-long lane pag gantong mga objective. Kaso dahil kailangan dito si Sanford and even Edward, hindi mo na mag-long lane. So pagdating doon sa may minion wave, aangat yun sa may blacklist. So ang daming kailangan bantay ng Echo. Kaya kailangan na kailangan dito unang makapag-set up ang side ng Echo, specifically si JP. And Sanji, ngayon pinapadali ang trabaho ni JP, poking down key targets on the side of Blacklist, pero magkakaroon nata ng matagalang Lord Dutch. May nahuli sila! No. JP, kailangan na yun tumakas. May shun po pa naman. At mabubuhay ang roamer ng Echo. Balik tayo sa sayawan. Balik sa Lord Dance. Shinsui versus Karl DZ. Ang laban ng mga junglers for this retribution. Yeah, ito yung kapanapanabik. Yung 50-50 battle pagdating sa retrihan. Pero maganda ang pwesto ng Lord na ito dahil nakapanig ito para sa side ng Blacklist International. Habang si JP sumisilip, sir, kung eagle ay gagamitin, pero back away muna itong si Rene J. 25K ang buhay ng Lord na ito. Papasok si Shinsui, makikipag-ambahan lang, conceal ay gagamitin. JP, pero sakto ba yung sipa? Patutubayin naman nila dito ito si Edward, pero mabubuhay pa. Black Dragon Formula gamit up, Henry Troy, as well. Crossbow down, babagsak si Agent Zero habang si Sanford. Papasok na ngayon si Benny Cutie, babagsak din si Ohe. Mga Fridge and Schmatt ay natamaan si Benny Cutie. Ngayon, Sanford versus 3, Sanji ay nandun din, Court Easy. Ay, nag-roam around lang doon sa paligid. But then again, wala pa rin makakakuha ng Lord na to. 2-for-1 exchange. Itutuloy kaya ng Echo to Lord take na to. Parang i-reset pa rin dahil walang free hit. Actually, dalawang teams natin walang free hitter. Lamang nga lang, dito ang Blacklist International pagkating doon sa may minion wave. Pero parang ipipilit ng Blacklist na magkaroon ng fight. Aray ko, Sir King Eagle. And the pressure shot. Buti nilang hindi nasalo doon sa may bandang gitna. Habang si Court Easy, ia-absorb lang yung damage. Yue kumakatin na rin. I think dahil din doon sa kanyang Divine Glaive. So ngayon, hatakan muli doon sa Lord. Mabubuhay na rin parehas na na gold laners. At wala pa rin makakakuha nito. Ang tagal na ng ating Lord Dance dito at nabanggit ni Chantel na may advantage ang Blacklist dito dahil ito sa dalawang inhibitor turret na nakuha nila kanina na talagang tumutulong sa kanilang pag-apply ng pressure. As the Lord Dance continues, kailangan may dumepensa mula sa Echo. Kailangan makatakas si JP at makakapag-shoot po siya palayo. Limang tao ang meron dito for the side of Blacklist at hintay pa rin natin kung itutuloy nga ba nila ang Lord na to. Si Benny Cuto, may bibilitan talaga dito nga magkat na nga minion wave. Kasi if ever na hindi nila ito depensahan, pwede mag-split push by the way ang Blacklist sa kanila. Carl! 4v5 ha, ngayon yung knock-up. Habang si Carl Keezy, pop na pa yung immortality. Si Sanford dun sa likod, pero ilalayo muna with that guiding wind. At ngayon yung Lord ay buhay pa rin na may ipit ata si Sanford. Dito at babagsak yung Yan mode! At makukuha ito ng Blacklist International. Sanford will go down habang Sir King Eagle palayo muna. Benny Cuto ay buhay pa. Meron ba siyang crossbow time, pero makakapag-win. Third junction, ito si Rene J at crucial Lord Steel para kay Sanji. Oh my gosh, highlight is real para dito kay Sanji.
Naligtas yata ang kupunan ng Orcas with one Astral Recall. Hindi in-expect ng Blacklist International na mayroon pang tao doon sa may brush na yun. Kasi most of the time, pag may teamfight, naiiwanan na yung moment na yun. Pero ngayon, ang threat for Echo is that yung mga paggamit ng Winter Truncheon, even dito yung pinilit na ipasok ni Sanford, yung kanyang Petrify against the players of Blacklist International. Pero may Winter Truncheon kasi si Uwe. So yun yung medyo detrimental para sa Echo. Kailangan ipilit muna nila yung mga pin-dotables, yung mga pwedeng i-activate ng mga item. At madedepensa nila, by the way, dito yung Lord, kaya pwede pa nila sabayan na marchahan. Nagiinit na ang mga tres ni Sanji. Kanina mga pumapasok ating botnets. Kung merong mang Stephen Curry ng liga, si Sanji na ata yun. And this is the prime Sanji era na nakikita natin. Another one. Tatama na naman. Pinipin down na talaga ni Sanji ang mga agents as another Astral Recall lands. Oy, kung sila gagamitin habang Black Dragon form, pero dun lang sa may labas ng mapa pupunta itong si Sanford. Alam din niya yung threat na kapag pumasok siya, baka wala ng labasan. So ngayon, depensa para sa Blacklist. Naging matagumpay ito. At reset muli, 50-50 muli ito. Ito makikita natin sa instant replay. Ayun, may iwan dito si Sanford. Kasi ayun no, ang ganda ng Winter Truncheon ni Uwe. Kaya mahihiwalay yung players ng Echo. Supposedly kasi, itatargetin nila si Uwe. Kasi even on the other series, talagang target nila si Uwe. And nung moment na yon, yes, Rene J was there. Pero meron na namang gagamitin sa Winter Truncheon. Oo. Grabe, Winter Truncheon. Ayun talaga eh. Pero ang lumigtas dito sa side ng Echo, yung napakagandang steal na nanggaling dito kay Sanji. And at this point, ay sa tingin ko pwede nating sabihin lahat sila ay halos lockbuild na. Hindi na nagmamatter ng mga gold lead. Ang nagmamatter na lamang dito ay kung sino ang mananalo sa sunod na teamfight. Nakakita na tayo ng tatlong lords sa larong ito. Ang pang-apat ay lalabas na rin sa isang minuto. At masaya na rin siguro si Carl TC kasi napakataas na ng damage taken niya in this game. O nga pala, nung huling stats, parang all over MPL Philippines. Fourth siya eh. So habang tumatagal yung laban, tataas pa yung damage taken niya. Planado daw to, planado. Planado niya. 22 minutes na pala, tapos 9-8 pa lang. Uy. Yung ating team kills. And JP, naghahanap na naman ng potential target against Blacklist International. Pero kasi ang maganda, walang mga alternative returns na dito ang Echo eh. So in terms of minion wave or minion flow, talaga makakalamang sila kasi mas malalaki at mas makukunat yung mga minions na daladala nila rito. Dahil nga doon sa pagkakabasag ng mga yun eh. So, ang maganda dito, no, Chantel, is parang sabi na lang natin pwede silang tumagal sa Lord Dance dahil may tumutulak para sa kanila. Oo, kasi parang sila din mauuna sa team fight. Pero wait lang ah, parang JP, medyo delikado yata to. Pwedeng maging error for them, pero parang iba yata magiging Echo. Kailangan niya lumayo dito. Flicker gagamitin din kasama ng Way of the Dragon, pero pop yung emo. Black Dragon 4 para kay Sanford. Maliit na iskinita ang kanilang pinagsalu-saluan, pero si Sanford mapupop din yung kanyang emo. JP papasok din sa loob, pero si Edward ay makakuha ng unang kill. Same with Sanji, at si JP ay babagsak. Dalawa sa kupunan ng Orca ang mawawala rito, habang isa naman para sa Blacklist International. Isang minuto para sa mga nawala sa labang iyon, at ibig sabihin ay sisimulan na ni Shinsui ang Lord na ito. This is the fourth Lord of the game, si Benny Cutie ay nag-aabang lamang. Uy. Hindi ata alam ng Blacklist na may nag-aabang sa kanila to. Oo, parang wala pa sumisilip. So merong information dito, Echo. Uy. Si Sanji, ito na ba yun? Si Ohe bata mabuburuhan. Sakto yung Sweeping Eagle. Habang lalayo muna dito si Benny Cutie. Pero kalma muna po tayo lahat. Ramdam ang sigawan sa EVM Convention Center. Ramdam talaga eh. Kahit tayo na patayo, napatingin sa likod. Ako din na pangangabigla. Nakita ko yung pose eh. Nakita ko rin na nakita natin ang excitement mula sa mga tao sa MPL Arena. At panigurado, gustong-gusto na rin nilang makita ang mga mangyayari sa labang ito. 23 minutes na din kasi, Burrito eh. Oo, umiinit na ang laban. Eh, kasama pa natin si Chantel. So talagang mas sabihin, i-expect. Ilang minutes ba gusto nyo? Para sa akin ah. Talunin na natin yung record. Ano bang record ng regular season? 38, di ba? Man, statistician ka, huwag ka magpapatalo. Hindi, gusto ko talunin yung MDL record. Ano yung MDL? Ano MDL record? 52. Oh. 52? Gusto nyo ba ng 52 minutes na game? Eh, parang gusto. parang tinaas nila yung mga lobo nila tapos biglang 52. Parang sigurado sila, hindi pa sila sigurado eh. Okay. Masakit sa pool. Parang ko ikaw parang
yung hinga mo parang every 2 minutes na lang. Isang oras ang MLBB. Ay, grabe. May mga prediksi na ang ating mga nanonood sa MPL Arena. Ano pa ba mga prediction nyo dyan? Ilista nyo na, pakita nyo na abang nag-aabang tayo. O may nagsa-shoutout pa ng anak niya. Ayan, mga UWE fans. Grabe. Meron din. Alam mo naman yung mga UWE fans. Laging mga galit yan eh. Laging nagsisigaw yan eh. Ako din mag-shoutout pala ako. Shoutout sa mama ko. For sure hindi, nanonood. Shoutout din sa mama ko. Shoutout din sa mama ko. Feeling ko nanonood din siya. Tsaka sa girlfriend ko, nanonood din yun. Tsaka sa pamangkin ko na hindi ko pa nakikita ever since. Basta. Ayan. Pero again, ang hirap ng laban ito. Kaya nga napainom ka agad ako eh. Nung sinasabi ng 52 minutes. Nakainom ka na. Sige, inom na. Kailangan ko uminom ng tubig. 52 minutes ba naman. Tapos, may mga patingin nga ng mga e-sports posts nyo dyan pag natutukan kayo ng camera. Ano sulat? Break the code. Na may kasama pang pusa. Mga pets niya ata na yan. Mga pets ata. Dog mo ba yan, ate? May panis sa mga aso nila. Boss, ako nga wala akong gold chain eh. And again, TNC Pro Team ay narito din para suportahan ang ating mga future M5 representatives. Dahil... Uy, si Kyrie ba yan? Hindi ko alam kung namalikmata ako, ha? Hindi ko lang namalikmata, pero nagpagupit na ata yun. Parang malaki boy na yung nakita ko eh. And sa ngayon, no, nagkakaroon nga lang po ng troubleshooting para sa blacklist. Ang sinisigurado lang natin dito ay komportable ang ating mga players dahil napaka-importante ng lower bracket finals. Ang pinaglalabanan lang naman dito ay M5 World Championship slot, di ba? At saka lahat ng mga ano natin, yung remaining 3 teams natin, lahat sila nag-represent na para sa Pilipinas pagdating doon sa World Championship. So, hindi naman magkakaila yung pride and glory na binigay nila sa ating bansa. Kaya din naman tayo talaga yung kinoconsider na threat internationally. At napakasayang tignan na napakadami nating kasama dito sa ating MPL Playoffs Arena sa EBM Convention Center dahil ang saya. Masaya. Masaya lang. Tama. And isa pa sa mga ano dito, marami rin mga nanonood na international teams. Oo. Uy, schoolmate, collegemate mga... ko yung isa. Paano mo na naman nalaman? Yung may kay Heart. Ayan. Orgmate ko pa yan. Shout out. Si Christine na naalala ka. Christine na penas. Boss ulit. Sneak peek lang kayo naman eh. Nag-ingay agad. Balik tayo sa inyo. Ayan. Balik tayo sa Orgpick. Pwede po bang makarequest ng kiss sa pisngi? Shout out nga pala sa mga taga-Upilas Banyos. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. Wala bang kiss sa pisngi dyan? Wala. Ayan, syempre. At dito ang ating mga fans ngayon na nag-e-enjoy ng MPL Arena. At ang ganda talaga ng merch ng Blacklist International, no? Yung sobra. Mga makikita mong may umiilaw-ilaw. Maganda. May palaban din. Palaban din sa mga merch. Pasko na rin. Palaban. Palaban talaga. Yung mga rimo ng mga ilaw-ilaw na yan. At ayan. Na peer pressure po si Kuya din. Hindi nyo naman kailangan gawin kung ayaw nyo. Okay lang. Finger heart na lang tayo. Finger heart. Shout out sa lahat. Shout out sa inyo. Dito naman sa may bandang baba. Thumbs up. May mensahe po ba kayo sa mundo? Speak in sign language po. Grabe naman yung mensahe sa mundo, syempre. Wala namang mic na nakadikit sa kanila. Tama. Either isulat sa phone o mag-sign language. By the way, sa ating sa baba po, doon sa ating ground floor, ay meron pong cafe doon. Mga pintana ng mga differently abled people ang nagbebenta. So kung gusto nyo mga suporta sa ating mga disabled na mga kapatid, ay pumili kayo ng mga snacks doon sa may baba. Ang dami ding masasarap na pagkain na activity. So kung napadaan kayo dito sa EBM, ay marami kayong pwedeng ma-experience, hindi lang basta-basta panonood. Yeah, and nakita din natin, no, may mga merch doon, may mga boots din na kung saan may pwede kayong magpa-picture. Tama. Diba? May mga magagandang tanawin din na pwede nyo puntahan doon. But again, ito yung maganda dito dahil ang nakataya ang M5. Anong nangyari doon? Slot. Bakit pinagsisigawan? Madilim kasi. Hindi namin nakita. Pwede nyo bang ulitin? Pa-zoom. Ayan, oh. Ayan. Malumapit lang pala talaga. Kita na tayo dito, eh. Hi muna tayo. Ayan. Enjoy lang po tayo dito sa MPL Arena. Nakikita talaga natin yung mga tropa time. Double date ba ito? Double date po ba ito? Double date. Ayan ang trip.
double date sa MPL. Diba? Kasi again, weekends ngayon eh. So magandang i-celebrate yung mga pagkakaibigan nyo. Happy Saturday! Happy Saturday! And syempre sa lahat ng mga nanonood din online na nag-aakabang dito sa laban na ito. Malamang sa malamang ay napapatayo na rin sa kanilang mga inuupuan. At talagang jam-packed tayo dito ha. Punong-puno ngayon ang stadium. At kung para dyan sa mga timbahin natin dyan, kung buha na kayo ng tubig, mag-ano na kayo, maghilamos na kayo kung hindi pa kayo naliligo. Kung nililibag na kayo, kumuskos na kayo ng konti. Pero yung iba, yung mga ibang fanbase, hindi muna naliligo. Kasi may paniniwala na pagka naligo, parang tinatanggal ang swerte. Ganun pala yun. Dapat pala hindi ako naligo bago tayo nag-gas. Dahil ngayon, makikita na natin sinong team ang naligo, sinong makakaswerte dito sa Lord na to. Okay, dalawa ang kulang. Take note, baka pala yung Minion Wave dun sa may bottom na ito. Yung sinasabi natin na kailangan lagi patayin ng Echo. Okay, dalawa ang kulang dito para sa Echo. 8 seconds para kay Sanford. Makakahabol nga ba sila? Kasi 16k na lang ang buhay ng Lord na ito. Habang siya ng Eagle, napop yung immortality niya. Kaya lang si Socard Easy ay naroon din para salukin lahat na mga pana dito ni Oheb. Ngayon retrihan na magaganap ang immortality na gamit. Then, pero si Sensui magwawagi, mamamatay din si Cortese. At ang Echo ngayon ay magbabakaway na, pero ang daming minions sa baba. Kamunti ka na, pero makakapag-defend. Kalahati! Echo, nangalahati agad ang buhay. At 50 seconds pa bago lumabas ang Young Goat. Imagine guys, nung moment na yun, Minion Wave lang yun, pero kalahati na agad yung naging damage. How much more dito sa Bitbit na panibagong Lord ng Blacklist International. Okay. So ngayon, kakalma yung Lord ay kasama nila. Lord push ay parating na flicker play, pero may shoot down sa goal. Nakaiwas ha, pero may sipa din ang gagawin. Makaka-base lang nga ba dito ang Blacklist International? Isang hakbang na lang.